So, what's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. So, kamusta kayong lahat dyan? Ito tayo, medyo dumaan sa konting pagsubok sa ating motor. Ito, nangyari. Yan. So, paano nga pala nangyari sa akin yan? At kung anong pwede natin gawin na remedyo or paraan o para makaiwas. Pag-usapan natin yan. Pero kung hindi ka pa isa sa ating mga subscriber, i-hit mo na yung subscribe button, pati na rin ang bell button para updated kayo sa mga susunod nating mga videos. Intro! Disclaimer, ang mga sasabihin ko dito ay pawang sariling opinion ko lamang base sa aking paniniwala, pananaw, opinion, eksperyensya at pag-iisip. Kung maganda sa tingin nyo, sinabi ko, pulutin nyo. Kung pangit para sa inyo, edi itapon nyo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Are you listening? So yun. What's up guys? Welcome back. So, kumusta kayong lahat dyan? Sana okay lang tayo. So, yun. Sa congrats sa mga nanalo sa motor show nung nakaraan sa UE, sa SMA, 10th Avenue. So, sayang hindi ako nakapunta dun. Kasi, nagkaroon ng problema yung motor ko. So, kasi nangyari nun. Kukwento ko lang. Nangyari dun sa gulong ko sa likod is parang pagka nahinto siya is masikip yung ikot niya. So, nagtaka ako kasi hindi naman siya ganun. So, ginawa ko, akala ko brake shoe lang. Binuksan ko ngayon yung gulong sa likod. Then, all of a sudden, nilinis ko, yung ganun. And, giniliya ko yung brake shoe. Then, all of a sudden, nung kinapa ko yung axle niya sa likod, rear axle, is, gumagalaw siya. Ito, yan. Ayan, gumagalaw siya. So yun, nakita nyo gumagalaw, diba? So, napaisip tuloy ako. Then, naalala ko nga pala, nung nakaraang nagpalit ako ng gear oil, is pinasok siya ng tubig. Yung pinaka gearbox. Kasi binaba ko siya, nag-choko na gatas yung tubig eh. So it means pinasok siya, nag-choko na gatas yung gear oil. So it means pinasok siya ng tubig. Di ginawa ko din, drain ko. Tapos chinenchol ko ulit. Tapos after one day or two days, chinenchol ko ulit. Ganun pa rin. So yun. Hanggang sa, yun nga, dumating sa punto na ganun. Sumisikip na yung gulong, ganun. Kahit hindi ko sinisikipan yung brake arm, hirap ikutin. So, nagtaka na ako ngayon. Kaya ako nabuksan yung gulong, nilinis ko. So, yun pala, ang tama niya is yung bearing sa gearbox. Yung pinaano niya, yung sinusukan ng axle sa likod. So, yun. So, ang nangyari niyan, all of a sudden, pagugot namin ng bearing ay ng axle sa likod. Yan, ito nangyari. Yan, nakita nyo, basag na basag yung bearing, di ba? Naiwan yung housing dyan. So, paano namin tinanggal yung housing ng bearings dyan? Ang ginawa namin tropa, shoutout sa'yo kay sa mekaniko, Jeffrey Ignacio. Yan, shoutout sa'yo tropa, pare, kasangga. Yun. Ang nangyari, inispata namin yung housing ng bearing sa windelding, sa inugot. So, yun naugot naman, so napalda naman. Okay na naman siya ngayon. So, kaso nga lang, medyo magastos sa bolsa dahil nga nagpalit tayo ng bearing. Siyempre, nakabukas na rin lang lahat. Pinalit ako na lang bearings na nakakabit lahat. So, ito yung mga suot ng bearings. Yan yung mga suot ng bearings sa gearbox ng Novo. Siguro same lang din sila ng suot ng bearing ng gearbox sa Mio. Yan, ganyan din. So, paano nga pala ito, ha? Paano tinubig yung gearbox ko? Balikan natin. Eto, tignan nyo to. Kung makikita nyo yan, mga katay, kung makikita nyo, meron siyang, di ba yung
breeder niya, meron pa ako nilagay dyan na pinagputulan ng hose. Yung braided hose, yan. Nilagay ko siya dyan. Then, yan, nakaporma. Ganda, no? Thailand concept. Medyo detailed. Yan. Kaso nga lang, all of a sudden, hindi ko nabarahan yung breeder, yung butas ng breeder. So, nangyari, kada maglilinis pala ako ng motor, is meron pala siyang nakauwang sa gilid. So, ang nangyari, kada maglilinis ako ng motor, doon pumapasok yung tubig. Siyempre, binubuhusan natin yan. May pumapasok palang tubig doon. At siyempre, pag umuulan, bumabiyahe ka, may pumapasok pa rin tubig doon. So, paano natin may iwasan yun? Ito ang ginawa kong pansamantalang remedyo. Ting! Yan. Nilagyan ko muna siya ng hose sa ako pinasakan ng bolts. Tama ba? Bolt. Yan. Ganyan ang naisip ko muna ng pansamantalang remedyo. Pero, bala ko rin ibalik yung yun nga, yung style na detail na gano'n, yung dulo ng 90 degree angle na hose na braided hose. Yun. Ang iniisip ko ngayon kung paano siya mababaraan muna. Kung kayo mga tayo, hingi ko yung suggestion nyo kung pwede ko ba siyang baraan ng epoxy steel or something na pwedeng ibara dun sa butas nung breeder na yun para hindi pumasok yung tubig. So, lesson learned. Huwag basta-basta maglalagay ng ganon. Pag-isipan muna natin kung may papasok pang tubig, mapapasukan ba, or something. Kasi ako kagad, actually, di ko kagad naisip yun. So, yun, mga katay, make sure lang natin na kung nakaganon na tayo, mga katay. Kunyari, nakaganon na tayong breeder, make sure na lang natin na barado yung sa butas ng breeder niya, yung naka-L na ganun, yung ganyan, no? Dapat barado yung sa pinapasokan palabas. Kung magpapasok tayo doon ng angle, 90 degree angle na breeder, make sure na barado na lang siguro para hindi siya pasukin ng tubig. And kung naganon ka na ngayon, i-check mo na. Kasi mamaya napasukan na rin siya ng tubig yung G-Roil mo. So ngayon napaisip tuloy ako na regular, lalo na pagkakinabit ko na ulit yung angle na yun, napaisip ako na lagi ko na siyang check kasi pang mahirap eh, pang daily yung motor natin. So wag natin tipirin sa langis, change oil, pati sa makina, change oil ng makina, change oil ng gear oil. Wag natin tipirin kasi lalo na pang araw-araw yung motor, nandun yung buhay niya. Naka-detail nga yung motor natin, magandang tignan panlabas, pero yung panloob wala, wara, di ba? Pag-isipan muna natin kung may papasok yung tubig, kung may lulusutan, kasi bandang uli tayo rin magsasuffer. So bago tayo mag-detail, make sure na maging maganda yung kalalabasan, lalo na kung pan-daily yung motor natin, mga katay. Sabi niya sa akin eh, swerte pa kasi hindi nabasag yung bearing mismo sa loob ng G-ring. Yung kumbaga hindi kinain yung mga bulitas ng G-ring. Kung kinain yun, edi patulang ngipin ng G-ring, mas malaking gastos, mga katay. So yun, ang naisip ko naman, pero eto kung may iba pa kayong suggestion, ang naisip ko pasaan siya na epoxy steel. Isa pa yung pasaan siya ng bolts. Basta wag lang yung may ulo ha, para hindi siya lumusot dun sa hose. Ganto kasing hose yan eh. Yan o, yung breeder na yan, yung sinasalpak natin sa crack yan, ganyan yan. Para hindi siya pumasok. Kailangan may ulo para hindi pumasok yung kumbaga hindi siya tatagos, hindi siya lulusot na ganun. Kumbaga may stopper siyang ulo para hindi pumasok yung bolt. Sa ako ngayon ilalagay yung style na yan, yung naka 90 degree na breeder na braided hose. So yun lang mga katay, bago tayo dumitalye, make sure tayo na na walang bulilyaso kung ika nga nila. Kumbaga malinis ang pira, walang maapekto ang ibang pyesa, gaya niya minapekto sa akin, pero lesson learned na yan. So yun mga katay, shinare ko lang yung na-experience ko nitong nakaraang gastos. So maging lesson learned sa atin to, siguraduhin natin kung meron bang bulilyaso mapasukan ng tubig or something, siguraduhin natin na hindi siya napapasukan ng tubig. Lalo na sa mga breeder na yan, kasi yung mga dugtuhan niya medyo thread lang siya, di ba? So pwedeng sumingit ang tubig doon at makapasok sa loob. So yun mga katay, share ko lang ang aking experience. So ika nga, learn from mistakes, di ba nga sabi nila? So yun, maraming salamat mga katay.
Huwag sana kayong magsawa sa panonood ko. At shoutout sa mekaniko ko, Jeffrey Ignacio, sa may mama. Oh! Malabon, tumayos sa magpagawa. PM nyo lang siya. Pati yung stubs ko, siya rin nagkabit nun. So, yun. Maraming salamat sa inyong lahat, mga katayo. Huwag sana kayong magsawa. Sa 2,950. Oh! Subscriber natin, mga katayo. Maraming salamat sa inyo. Sana kahit paano may napupulutan kayong aral sa mga video na ginagawa natin. At huwag sana kayong magsasawa. Maraming salamat mga katay. Ride chief sa ating lahat ngayon. Medyo mainit na sa daan. Ingat-ingat. Lagi magdala ng tubig kung buhabiyahe man. Ride chief sa ating lahat mga katay. Huwag sana kayong magsawa. Mga katay, katay concept!